sa banal, buhay, sakdal at napaka makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na ating Panginoong Hesukristo, kami po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na. Awitin po natin ang bilang 122 sa atin pong mga himnaryo. Sa iglesia'y ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus. Amen.
patuloy na purihin, sambahin, luwalhatiin ang pangalan ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na siyang ating Panginoong Heso Kristo. Awitin po natin ang 123 sa ating pong mga imnaryo. Ilaw ng katotohan ang tinig na ang Diyos naman ang siyang kaligtasan ng taong makasalanan. Ito ang magiging tanglaw ng puso na dirilang kay Jesus masusumpungan dulot ng Diyos na tayo ay magawita sa langit bayang banangin ang ligaya kita ng ating mga mata do'y lungkot ay pawid na anong ina, anong ganda lahat ng mahihirap sa lupa'y mga hinama. Pinag-usigat nilima dahil sa paghahayag ng balitang maglilintas. Walang sala ng lahat do'y napawi ang hirap ligayang walang kupas tayo ay tayo ay magawita kaurihan sa langit ay bayang manawin ang bigayang makikita ng ating mga mata do'y lungkot ay pawina anong ina, anong ganda kung ang ating anak inamayan ng anghel ang celestial kerubim ang makakapiling natin ang korderong narinigin ang siyang mga aliw. Alleluia ay awitin ang Diyos ay purihin.
Isang Diyos na buhay na ating Panginoong Heso Kristo, huling awit mga kapatid, numero 98 sa ating pong mga imnaryo. Mga kababayan, tayo ay magsisalalay ng aral ni Jesus sa banal na ito'y suligin mo na dapat na ipamatay sa lahat ng kasamaan. Ayon at ating nakikita tuhanan na wala dinagit nga sa lupa mong tinubuan itong sanlibutay na gawon sa kalayawan. Kaya ang mundo'y malapit na niyang wawasan at ang mga hula ay ating namamasan na tanda na nawakasan. Ayaw na ating napitan aral ng katotohanan na malahong ginagisan sa lupa mong kinubuan. Kaya kapatid ko, tayo ngayon magsigising, pusong natutulog ngayon ay ating pukawin. Hanapin mabili kapayapay tamuhin sa ikaliligtas natin. Ayon at ating napitan aral ng katotohanan na malaong dinagis na sa lupa mo kinubuan. Ang Iglesia ng Diyos ay Kristo Jesus na tunay. Siya magliligtas sa taong kanyang kinapal. Dalisay ng aral niya ang dapat panahilihan. Walang lagi
kamu inauguha. Ng pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal
sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuwaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen! Amen. Mga minamahal, mga iginagalang, mga pinagpipitaganan po naming una sa lahat sa ating sariling sangbahayan, sa lahat muna ng ating mga kabyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, ang pagliligtas ay nagpapasimula sa loob ng ating mga sambahayan. Binabati din natin ang lahat ng ating mga kapatid sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa mga tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan, magmula sa ating inang bayan sa Pilipinas, at marami po ang nanging ibang bansa at mga bayan, ang Diyos ang tunay lamang na nakakakilala kung sino-sino po ang kanyang mga tunay na mga anak. Binabati din natin ang lahat ng ating mga kaibigan na matagal ng panahon nakikipagkaisa sa atin sa mga banal na gawain ito, sa makatibaga ang pakikinig ng mga salita ng Diyos, ang mga pagsamba at ang mga pagpupuri, na ito ang dahilan kung bakit tayo po ay nilalang ng Panginoong Jesucristo o ng ating Amang Diyos. Sumapit po tayo sa panibagong araw po ng Linggo sa ating mga buhay. Tayo po ay dumatal dito po sa panibagong araw ng ating pananambahan. Ito po ay para na sa Setyembre 22, 2013. Maraming salamat po sa ating Panginoon Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay patuloy niyang pinapatnubayan at iniingatan magmula po nang sumapit tayo sa buwan ng Enero ng taong kasalukuyan. Ngayon po ay Setyembre na. Nagmamadali ang mga araw, datapwat hindi tayo ipinaubaya ng Diyos sa biglang kamatayan, sa mabibigat na karamdaman, sa lahat ng mga nangakaumang na mga kapangaliban. Sa umaga pong ito, atin na pong ihanda ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa. Alisin muna natin ang ating mga pag-iisip kung ano ang kakainin, iinumin, darating. Tayo po nasa loob na ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Nasa iglesia ng Diyos tayo kay Kristo Jesus. At ang lahat ng ating kinakailangan, huwag na nating hihilingin pa sa Kanya. Sapagkat siya rin ang nagsabi, kung tayo po ay nasa loob na ng kanyang kaharian dito sa lupa, na wala nga pong iba kung hindi ang kanyang espiritual na katawan, ang kakainin natin, ang iinumin, ang darating ay kanyang idaragdag na lamang. At ang Diyos kailanman hindi naging sinungaling. Masisira ang langit, masisira ang lupa. Ang kanyang mga salita kailanman hindi masisira. Kaya nga upang makapanatili tayo
sa kapayapaan, sa mga biyaya, sa buhay, hanggang doon sa buhay na walang hanggan, sa umagang ito, anyayahan na natin ang ating mga asawa, mga anak, mga manugang, mga apo, kahit na tayo tatatlo, dadalawa, o kahit na nag-iisa, sa loob ng ating mga dampahan, mga dampang tahanan, hayo na po, awitan muna natin muli ang Diyos ng isang maiklit may spiritong awitin numero 87 sa kanya pong ikatatlong estropa at koro po lamang at tulad ng sinasabi ng banal na kasulatan sa pangalan ng Panginoon, maninikluhod tayo, magpapailang lang muna ng pagpapasalamat sa kanyang banal na harapan. Tatayo tayo mga kapatid. Halina at aking na isa sa bahinsin Jesus na banal upang magka kilang Panginoon po naming Diyos. Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapitapitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, ikaw ang may-ari. Ikaw po ang lumalang sa lahat ng mga bagay. Ikaw po ang nag-iisang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal na sakbibika sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong kalooban, napakadakila mo po sa iyong pagbibiyaya, datapwat ikaw ang Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amen. Panginoon, sa banal at malinis mo pong pangalang Kristo Jesus, masusulyapan mo po muli kami. Una po dito sa iyong dampang tahanan at sa tahanan po ng bawat mga kapatira namin sa iglesia na walang iba kung hindi ang iyong banal na katawan. Masusulyapan mo rin ang aming mga kaibigan, mga mahal namin sa buhay sa kani-kanilang mga dampang tahanan na sa napakamalinis at dakila mo pong pangalang Kristo Jesus. Sabay-sabay at sama-sama po kami, itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Panginoon po naming Heso Kristo, tanggapin mo po ang aming mga tao sa puso, walang katapusan na mga pagpapasalamat. Maraming maraming salamat sa iyo, Amang Banal, sa maraming mga araw, napakabilis, datapwat lipos ng kapayapaan, buhay at mga kagalingan
na pinalipas mo pong muli sa buhay namin na mga mag-aanak, mga magkakaibigan at mga magkakapatid sa iyong banal na iglesia. Panginoon, maraming salamat po. Wala kang binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Bagaman ang marami sa amin, pinasapitan mo rin ng sari-saring mga pagsubok, mga luha at kalumbayan, mga suliranin sa pang-araw-araw naming mga pamumuhay. Magkagayon man, Panginoon, nanalangin kami at tumawag kami sa iyo. Dininig mo po ang aming mga panambitan, nilunasan mo po, pinagaling ang amin-aming mga karamdaman, nilutas mo at kumasangkapan ka ng maraming mga tao upang ang lahat ng aming mga suliranin magkaroon po ng mga lunas at kami po'y nakapamuhay na may kapayapaan sa ibabaw po nitong napakagulo at mandarayang sanlibutan. Amen. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po ng higit sa lahat. Hanggang ngayon, lalo mo pang ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay sa amin, pinatitingkad ang amin-aming mga pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo sa aming mga buhay. Amang banal, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Panginoon po naming Diyos, sa umaga pong ito, sa amin pong mga paninikluhod, ipahintulot mo po na muli po naming maipakiusap sa iyo. Dagdagan mo po ang amin-aming mga pananampalataya. Lalakasan mo po ang aming mga kalooban. At kung mayroon pa sa amin na mayroon pang mga pag-aalinlangan, at kung mayroon ding sa amin hanggang ngayon hindi pa makatanggap ng iyong kagilagilalas na katotohanan, idinadalangin po namin silang lahat sa iyo. Dalawin mo po, Panginoon, patnubayan mo po, tawagin mo po, higit na nga ang amin-aming mga mahal sa buhay at ang mga kasama naming mga kaibigang hindi pa tumatanggap ng banal na bautismo. Loobin mo nawang silang lahat, tubuan ang mga pananampalataya, at bago pa ikaw ay maghukom, Panginoon, sa ikalawang pagparito mo po'y matipon kaming lahat na magsisipagtamo ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Amang banal, nalalaman mo kung papaanong ginugol namin ang aming mga hiram na buhay sa mga araw na ipinautang mo lamang sa amin. Mga abang tao lamang kami, Panginoon. Hanggang ngayon, wala pa rin sa sino man sa amin na nakakaabot sa iyong kaluwalhatian. Alang-alang po sa umagang ito, Panginoon, kung kami po'y nagkulang, kung kami nagkasala laban sa iyo, nakikiusap kami. Huwag mo po sanang gawing dahilan upang hindi mo po kami turuan. Mahabag ka, Panginoon, ituring mo na lamang kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan ng iyong mga anak. Higit na nga po ng pagiging nasa mga kabataan pa ng amin-aming mga anak, mga manugang mga apo, mga mahal sa buhay, maging ng ilan sa aming mga kaibig at mga kapatiran na hanggang ngayon po wala pang lubos na kamuangan sa iyong mga aral at palatuntunan sa hinang pagiging kabataan. Patawarin mo po kaming lahat, Amang Banal, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Amen. Papanatilihin mo po kami, nakapaninirahan sa loob ng iyong banal na iglesia. Hindi po namin kailangan ng kayamanan. Hindi kami humihiling na bigyan mo kami ng kapurihan na pangtao na hindi namin madadala sa ilalim ng aming mga libingan. Bahabag ka, Amang Diyos. Tulungan mong nakapananahan kami, nakapaglilingkuran sa iyong banal na iglesia,
at tutulungan mo lamang po kami't gagabayan sa araw-araw. Masumpungan mong pilit naming ginugugol ang lakas ang buhay na ito sa mas maraming mga gawang kabanalan. Ama naming Diyos, dumadalangin kami sa iyo. Patnubayan mo ang dalawang lalaki. Nakakasangkapanin mo po sa pagsasalita sa aming mga, sa aming harapan. Huwag mo sana silang pabayaan. Gamitin mo pong tulad sa isang malinis na kasangkapan ang kanilang mga labi at ang kanilang mga bibig. Banalin mo po ang kanilang puso at kung dumating sa amin ang kanilang mga salita, matanggap namin ikaw nga ang aming Panginoong Hesukristong nagtuturo sa amin kung paanong inilagay mo ang iyong tinig sa iyong mga unang mga banal. Gayun din sa huling araw, ikaw pa rin ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob at ng iyong bansa ng Israel. Ikaw ang Panginoon naming Hesukristo. Hanggang sa huling panahon, pumapatnubay sa amin, ikaw lamang ang pastor, ang guro, ang obispo ng aming mga kaluluwa. Sa mga kamay mo po ipinagtatagubili namin ang lahat sa aming mga buhay. Ama, patuloy mo sanang dadalawin kaming lahat. Hihipuin, pagagalingin at palalakasin. Una na nga ang katulad na naming dalawang mag-asawa. Patuloy na kaming tumatanda, nanghihina at alam naming malapit na, na rin ang araw ng aming mga kamatayan. Dagdagan mo pa sana kaming dalawang mag-asawa ng marami pang mga araw kagaling at kalakasan. Gayun din ang ipagkaloob mo po kay kapatid na Prospero, kay kapatid na Glenda, gayun din po kay kapatid na Concepcion Tenedero, kay Floro Dato, kay Robert at Mercedita Haney, kay Olivia Raimundo, kay Mirna Gonzalez, kay Adeleno Gonzalez Jr., kay Expectacion Valencia. Huwag mo rin sana, Aman Diyos, pababayaan ang mga minamahal namin sa buhay, mga anak namin, mga manugang mga apo kasangbahay, at mga kamaganakan sa laman. Higit na nga silang lahat na nagsisipangala magmula sa Pilipinas, at ang marami po'y sa iba't ibang dako ng sanglibutan upang humanap ng kakainin sa araw-araw. Huwag mo sanang pababayaan, Panginoon, si Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel, si Teofilo, si Rosemary, si Flo, si Irene, si Cheche at si Malu. Mahahabag ka rin, Panginoon naming Diyos, kay Prospero Jr., kay Chuchay, kay Pinky at kay Philip. Tutulungan mo rin po si Enrico, si Abner, si Daniel at si David Valencia, si Jacob, si Shannon, si Analira, si Bea Guanson. Mahahabag ka rin po kay Lolita, kay Susan, kay Lenlen, kay Jingjing, kay Faye at kay Ador Aquino, kay Pido at Victoria Malangkes, higit na nga po kay kapatid na Rosemary at kay kapatid na Flor Bautista Gonzalez. Ama naming Diyos, sila po ay mga malalayo sa amin. Hindi po namin nalalaman kung paano sila matutulungan at masasaklolohan sa gitna ng kagipitan at mga kabagabagahan. Isang bagay lang ang amin pinananampalatayanan. Ikaw ang nagsabi sa amin, iring iibigin, iring iingatan ang aming mga minamahal sa buhay at iring namang pagpapalain at bibigyan ng pananagumpay maging ang mga kaibigan na kasakasama naming nakikinig ng iyong mga banal na aral. Amang banal, dumadalangin kami sa iyo. Patuloy mo nawang pagalingin at palakasin ang ilan sa aming mga minamahal sa buhay na pinasapitan mo ng mga karamdaman. Pangunahin na nga po ang Ate Aureng. Alalahanin mo po kung paanong tinanggap kanya sa kanyang tahanan. Mahabag ka, Panginoon, alalahanin mo ang kanyang mga unang gawa ng kabanalan. Gayon din naman, pagpalain mo po, patawarin mo po, palakasin mo po at patuloy na pagalingin. Si kapatid na agi na manugang ni kapatid na Prospero at Glenda, ang lahat ng ito, Ama naming Diyos, sinasampalatayanan namin, iyo pong patuloy na ibinabasbas, ibinibendisyon, patatagusin mo rin po hanggang sa loob at labas ng amin aming mga dampang tahanan.
mga sasakyan at mga mumunting ari-arian. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Ngayon po ay atin munang pakinggan ang nakalipas na gampanin na babasahin ng ating minamahal na kadinya. Tara, sa pagsamba sa Diyos. Sa 4 ng Agosto, 2013, o bilang 21, araw ng Diyos. Ako po lang, so much, dati sa Diyos, ako sa Diyos, ano bagay, ano po gusto ng mga na isa yung ngayon, nagro po, 41, 42, 38. So, kapatid na sila po sa Diyos, lumati ng patay pa sa binasa, ang mga pag-ibusos na sa mga nagsuwata. Muli na nandun na isa, may tinga week ng mga kapatid ng Diyos, bilang ng 1-6 sa etaryo, at ng mga panayas, yung humigawa. Ang gawa ng kapatid sa pagsamba ay binasa ng kalimus ako nung mga, at ipinang pinamahan ng mga bago. Ang mga kapatid na nagandog sa Diyos, nang pasasulang ang pagsapit ng kanyang kaarawan, is kapatid sa Diyos at Diyos, at siya ay pinagpasa ng Diyos sa pagkasapapa, si kapatid at Prospero Gonzalez. Kasi sila magtulang Diyos sa pamagitan ng kapatid at Prospero at magagawang sulbo, at ang balaaring mugat na. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanya itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing sa mga tuwing bagay sa kanyang laman na sa narangsatan, itinapainggan, tinagot na sa may pagkasapit ng mga puso. Na matapos ng kalinit ay muli malikong ang nagbinagawang natin sa senaryo at ang pangasya at pangalagay ni Gonzalez, ginagawang sa mga tayo ng lahat. Dahil ko pala ng mga 22 senaryo na ginagawang ang laamuli yan, itinagawang sa diskador ni Gonzalez. Dahil ko pala ng mga sa mga gusto ng kapaya pa ng lahat ng magitan at sumong magagawa. Matapos sa pagsamba sa mga 11, 5 na umaga, matapos ulit ang magsusensyonal at ang lahat ng pangalang kasya sa mga puso. Ang rito ng Abla na $8 at ang pagkulangat ay $50 mula ang kapaya sa sila ng saan din sa kanyang arawan. Sa atin pong napakinggan na binasa ni kapatid na BJ na ating kalihim, meron po bang napuna kayo na nakalimutang itala? O meron namang nakatala pero meron pong pagkakamali? Kung wala, mga kapatid, ang lahat ay ating pagtitibayin sa pangalan ng Panginoon. At pababayaan nating mapasulat sa aklat ng ating mga gawa. Napakaganda po ng ating aralin ng nakalipas na linggo, mga kapatid, mula po sa Hebreo 10:20. Sa pamamagitan ng daan bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing sa makatwid baga sa kanyang laman. Nang ito po'y ipaliwanag una ng kapatid na Prospero Gonzalez, hindi po pala ito yung dating daan. Ngayon po ay popular na popular itong kay Eli Soriano. Kailangan po banggitin ko ito sapagkat sa aklat ng Isaiah sa Kapitulo 8, Versikulo 20, ang isa pong mangangaral, ang isang iglesia na nagsasabing nasa kanila ang katotohanan, kinakailangan po na magsalita sa kautusan, sa Biblia, sa mga salita ng Diyos na banal, matuwid at mabuti at sa tinatawag na patotoo. Isaiah 8:20, buksan po ninyo. Ang isang iglesia na talagang sa Diyos, kapag nagsasalita, merong patotoo. O hindi ba totoo naman? Si Ginoong Eli Soriano, ang ipinangaral niya ang dating daan, datapot ng nakalipas na linggo, meron palang higit na mainam sa dating daan. Ang wika ni Apostol Pablo sa unang Korinto, mga kapatid at mga magulang sa 12:31, at itinuturo ko sa inyo ang isang daan na kagaling-galingan, superlative. E doon lamang po makikita na ninyo mas nakakahigit ang
tinatawag na iglesyang kinaaniba natin, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa dating daan, sapagkat natutuhan po natin, itong ating iglesyang pinagsasamahan, ito ang ipinakilala ni Apostol Pablo kagaling-galingan, ito ang kanyang pinag-usig, ito ang kanyang tinatalian, ibinibilanggo, pinagpapapatay, ang katawan ng Panginoong Hesukristo. At ang daan, hindi po dati, sapagkat yung ipinakikilala ng ibang mga ngaral, kamukha nga ng mga Suryano, Eli Suryano, dating daan, tapos na po yun. Yan po ang kumakatawan sa iglesia sa ilang. Makinig kayong mabuti para may matutuhan kayo. Yun ang katawan ng Diyos na siyang mga Israelita noong araw na tinanggihan at tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Yun ang nangingili ng araw ng Sabado. Yun ang nagbabawal ng pagkain ng karne. Yun ang tinatawag na nag-uutos ng ikapo para maging buwis sa mga Levita. Datapot natutuhan natin ang wika ni Apostol Pablo, kahim at kailan binabasa pa ang mga 20 na bato, ang mga kautusan ni Moses at ang mga propeta, may talukbong pa ang mata ng kanilang mga puso. Nang hilingin ng dating daan, makinig kayo, nang hilingin ng mga Hudyo, yung dating daan ay pinakikilala ng Biblia, pakawalan si Barabas, ipako sa krus ang Kristo, naputol na po ang ugnayan ng Diyos at noong dating daan, mga magulang at mga kapatid. At dito nga sinasabi, meron tayong tinatawag na isang daan bago at buhay, itinalaga sa atin sa makatribaga sa kanyang laman. Yun po ang tinatawag na taong bago. Mga kapatid at mga magulang sa Efeso 2:16 hanggang 18, sa pamamagitan ng dalawa, ang tao na nabaywalay sa Diyos, inalis ng katawan ni Kristo, ang tabing na nagpapahiwalay, ang pader na siyang mga kasalanan natin nang mabayubay sa krus ang Panginoon, inalis yan at tayong sumampalataya sa kanyang ebanghelyo at nagpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Naging taong bago tayo. Tayo ang bagong daan buhay, mga magulang, na kung liliwanagin lamang Iglesia ng Diyos. Bakit buhay? Ang Diyos natin dito, Diyos ng mga buhay, hindi Diyos ng mga patay. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Hindi tayo naglilingkod sa mga larawan, sa mga Diyos-Diyosan, lalong hindi tayo kumikilala sa mga obispo na nagsasabing mga sugo sila ng Diyos, halal ng Diyos, kahalili ng Diyos. Mahirap bang unawain yun? Kaya ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ito ang bagong daan. Tapos na yan. Kiel Soriano, wala na po yan. Kaya dito, walang ikapo. Hindi kami nangingili ng araw ng Sabat. Dito, walang kapaimbabawan. Dito, hindi namin sinasabi sa inyo, papurihan ninyo si Prospero, papurihan ninyo si Cirilo Jr. Hindi namin itinatanyag ang aming sarili. Hindi namin ipinanghihingi ng limos ang Panginoong Hesukristo. Hindi namin kailangan ang inyong mga salapi at ang inyong mga tulong, ang inyong mga abuloy, sapagkat ang ipinakikilala namin ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay, mga magulang, sa Kanya'y walang imposible. Napakaganda ng nakalipas na linggo. Isang bagay lang inihiling namin sa inyo, huwag na ninyo kaming tulungan. Tulungan ninyo ang inyong mga sarili. Papaanong paraan? Charity begins at home. Kung paanong sinabi ng Panginoong Hesukristo, hindi ako nagkatawang tao kung hindi upang hanapin ko ang nawawalang mga tupa o ang mga anak ng Diyos sa bahay ni Israel. Kaya nga ang una niyang hinanap yung mga Israelita muna at nang makita na niya, mabautismuhan,
matatakanan ang pangalan ng anak at ng Espiritu Santo at ng ating Ama sa Apokalipsis, mga magulang at mga kapatid, 7-4, 144,000 naging iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, unang membro sa iglesia ng Diyos na nasa Hudiya, mga kapatid, na natatakan ng pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo na bautismohan sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At nang masumpungan na ang nawawalang tupa na mga anak ng Diyos, isinugo ng Diyos si Apostol Pablo para naman magkaroon tayo, tayong mga hintil, ako, kayo, ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tinapos na niya yung dating daan, tapos na. Kaya ang bago buhay na daan, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi salapian. Napakaganda. At nang nakalipas na Huwebes naman, hayaan niyong sauyan ko sumandali. 9:16, aklat ng mga gawa. Sapagkat sa kanya, aking ipakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. Napakinggan natin ang nakalipas na Huwebes, ang kausap ng Panginoon dito, walang iba kung hindi isa sa matatanda sa iglesia ng Diyos na ang pangalan ay si Ananias. Ito po, nang si Apostol Pablo ay bulagi ng Panginoong Jesus sa daang Damasco. Bakit mo ako pinag-uusig? Pinagpapapatay niya ang bagong daan, ang buhay na daan, ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Binulag ng Diyos si Pablo sa daang Damasco. Dapat pinag-utusan siya, tumayo ka, magtindig ka, sasamahan ka ng dalawa sa iyong mga alagad, dadalhin ka sa isang bahay ng isang matandang lalaki sa daang matuwid doon sa Damasco. At ganun nga po ang nangyari, mga magulang at mga kapatid, dadalhin ka sa isang bahay ng kapatiran sa Damasco, sa daang matuwid. At gayon nga po ang nangyari nang siya'y mahimasmasana. At nang mga pagkakataong yon, ang Diyos ay napakita sa pangitain sa isang matandang lalaki na matanda sa iglesia ng pangalan ay Ananias. Nagpakita ang Panginoong Jesus kay Ananias at sinabi kay Ananias, paroonan mo ang bahay ni Simon doon sa daang matuwid at masusumpungan mo ang isang lalaki na ang pangalan ay Saulo. Yun nga yung umusig sa iglesia ng Diyos, ang pangalan niya ay Saulo. At sinabi ni Ananias, Panginoon, bakit mo ako papupuntahin doon? Itong Saulo na ito ay kilabot, isang masamang tao, pumatay ng mga membro ng iyong iglesia o ng iyong bayan. Dadapot sinabi ng Panginoon, Ananias, pumaroon ka. Huwag ka ng marami pang tanong-tanong. Walang abog-abog. Sumunod si Ananias, pumunta nga sa daang matuwid. Hinanap ang bahay noong tinitirhan ni Saulo. Na nang nakalipas na pagkakataon, napakinggan natin, binago ang pangalan niya, ginawang Pablo. Hindi ka natatawaging Saulo kung hindi Pablo, sapagkat ikaw ay gagawin kong ilaw sa kahintilan upang sila dalhin mo magmula sa kadiliman at sa kapangyarihan ni Satanas. Makinig kayo mabuti, oh. Ang ibig lang ituro ng ating paksa noong Huwebes, maliban po sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na inusig ni Pablo na isang bago, buhay na daan, daan kagaling-galingan, iglesyang kagaling-galingan, maliban po sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na katawan ng Panginoong Jesus, ang lahat po ng iglesia, pag-aari ng demonyo at nasa kadiliman. Upang sila, dalhin mo magmula sa kadiliman at sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik mo sa kagilagilalas na kaliwanagan sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Sa magkatwid, hindi na nga po lumaban pa si Ananias. Pinaroonan niya ng gabing yaon ang bahay o nang kinaroroonan ni Saulo. At nang siya'y makapasok sa bahay na yon, mga magulang ay nakita niya si Saulo na bulag. At sinabi ni Ananias, kapatid na Saulo,
Tanggapin mo ang iyong paningin, mga kapatid, sapagkat ang tumawag sa iyo sa daang Damasco, siya ang ating Panginoong Jesucristo, siya man ay nagpala sa iyo. At ibabalik ang iyong paningin, karakaraka yung mga kaliskis na nakatakip sa mata ni Saulo, nangalaglag, dumilat ang kanyang mga mata, at nang pagkakataong yon, kinuruan siya kung ano ang ipinag-utos ng Diyos, at pagkatapos nga po, siya'y binautismohan, inilubog ang buong katawan, at pagkatapos, nakisama siya ng ilang araw, kinuruan siya ng tinatawag, yung tinatawag nating doktrina sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at nagpasimula na siya na mangaral kasama ng tinatawag na mga iba pang mga alagad ng Panginoon. At sinabi nga ng Panginoong Diyos, Ananias, pabayaan mo, umalun ka, turuan mo, bautismohan mo, sapagkat siya ay isang mabuting sisidlan sa akin at ang wika ng paksa. Ipakikita ko sa kanya, mga magulang at mga kapatid, kung gaano ang mga tiisin na titiisin niya ng dahil sa aking pangalan. Pinagpapatay niya ang aking mga anak, nilulupig niya ang iglesia ng Diyos. Ananias, makinig kang mabuti, pumaroon ka, sundin mo ang itinuturo ko sa iyo. Ipakikita ko kay Pablo kung gaano ang karaming tiisin, marami titiisin si Pablo bilang ilaw sa mga hintid alang-alang sa aking pangalan. At dito ay tinuro sa atin, ang isa palang mangangaral ay maraming tiisin. Ang kinalaman pala ng kasaysayan ng pagkatawag kay Pablo bilang isang apostol, mangangaral ng ebanghelyo, ang pagiging apostol, ang pagiging ministro, ang ibig lang sabihin, ang pagiging ministro, hindi natin masusunod. Hindi ko masusunod yung gusto ko. E taliwasan ang niyayari sa huling araw eh. Yung mga obispo ngayon, ang gagara ng mga damit, mamahalin, isputing, nakalimusin, may jet plane, may private security, may mansion sa Pilipinas, may mansion sa iba't ibang bansa. Masarap ang kinakain. Samantalang yung mga membro, mga kapatid, naghahalungkat ng mga basura para may isa kabuhayan. Naghihirap ang mga membro. Pero itong mga pastor, mga obispong ito, mga bilyonaryo, mga milyonaryo. Sinabi ng Panginoong Jesus, nang tawagin niya si Apostol Pedro, Pedro, nang ikaw ay bata pa, nasusunod mo ang gusto mo. Kung gusto mong magsuot ng kamisetang kulay pula, nasusunod mo. Kung anong gusto mong kainin, nasusunod mo. Kung saan mo gustong pumunta, nasusunod mo. Pero nang ikaw ay lumaki na, ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus, nang ikaw ay makakilala na ng pananampalataya. Higit na nga nang ikaw ay tawagin ng Panginoon upang maging tinatawag na mangingisda ng kaluluwa, katulad ng pagtawag ng Panginoon kay Pablo upang maging ilaw sa kahintilan, nang ikaw ay maging mangangaral na. Mga magulang, idederecho mo, itutuwid mo ang iyong kamay, hahawakan ka ng iba, ibang kamay. Dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Mga magulang, yun na nga na ang ibig sabihin, maraming titiisin, hindi mo na masusunod ang gusto mo, mga kapatid at mga magulang. Eh, ang nangyayari ngayon eh, pag naging obispo, ang isang leader ng religion eh. Huwag na natin sabihin obispo, ministro pa lamang, pastor pa lang. Eh, nagpapayaman eh, nagpapasarap na. Para bang politiko, na kapag nakuha mo yung posisyon bilang mangangaral sa loob ng iglesia, lalo na nga yung malalaking mga reliyon, may pabahay, may pakotse, puro kasarapan. Pero ang pangangaral, kinababayaan ang mga tupa ng Diyos, mga magulang, hindi tinuturuan ng mga salita ng Diyos. Kaya ang sanglibutan lalong nagiging maligalig. Ngayon, napakinggan din po natin, mga magulang, nang ang ating Panginoong Jesucristo nga ay nailibing na, akala ng mga apostol, tapos na ang pagiging ministro.
Ang ginawa ni Pedro, mangingisda ako sa dagat ng Galilea. Napakinggan ni Andres, napakinggan ni Juan, mga kapatid, at sinabi nila, sasama rin kami sa iyo. Nang akala nila namatay na ang Kristo at nailibing na, bumalik sila sa pangingisda. Tatlong ulit, napakita ang Panginoon para lamang buksan, una na nga kay Pedro, ang kahalagahan ng kanilang katungkulan na ang ibig lang ipakilala ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ang pagiging ministro, walang retirement. Ang makapipigil lang sa akin, ang makapipigil lang sa pangangaral ni kapatid na Prospero, pagbandado na tayo, pagbahay na tayo. Pero hanggat may hininga at may buhay, mag-isipin ninyo, akala ng mga apostol, tapos na ang posisyon ng pagiging pangangaral nila ng Ebanghelyo. Tatlong ulit pa silang pinuntahan ng Panginoon. At sa ikatlo na pagkakataon, tatlong ulit din sinabi ng Panginoon kay Pedro, iniibig mo ba ako? Kaysa mga bagay na ito, opo Panginoon, tatlong ulit. Sa makatwid, at sakalang naliwanagan ang mga apostol. Yun ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo kay Ananias. Ipakikita ko kay Pablo ang tiising na kanyang titiising alang-alang sa aking pangalan. At napakinggan natin ang maraming tiising na tiniis ni Apostol Pablo habang siya'y nangangaral sa kanyang mga pakikipagbaka, kapanganiban sa mga daga, kapanganiban sa mga bundok, sa mga gubat, panganib sa tinatawag na mga bayan, panganib sa mga Hudyo, sa aking mga kababayan, panganib mga magulang sa tinatawag na iba't ibang uri ng mga bansa na kanyang naparoonan. Maging sa mga bulaang kapatid, maging sa loob ng iglesia, ang daming tiniis na Apostol Pablo. Nariyan na nga si Jimeneo at si Alejandro Panday Tanso. Nasa halip na siya'y tulungan sa tinatawag na harapan ng hukuman, ididiin pa nila si Apostol Pablo. Mga kapatid, kaya napapugutan ng ulo doon sa siyudad ng Roma. Sa mga tuwid, marami pong tiisin. Ang pagiging ministro, hindi po benepisyo, hindi po pagkain ng masarap, hindi po magagandang damit, hindi po pakotse, hindi po pabahay. Napakarami pong tiisin. Kaya kung makakakita kayo sa mga relihiyon ninyong kinaaniban, yung mga leader ninyo, nakalimusin, nakababble top, may mga private security, layasan ninyo ang mga yan. Hindi po yan ang iglesia na bagong daan at buhay. Hindi po yan, mga kapatid, lalo na nga kung ang relihiyon ninyo hindi nangangaral at hindi nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Napakaganda. Napakaganda ng ating napapakinggan. Sa umagang ito, ipagkakaloob ko na po sa inyo ang ating minamahal na kapatid na Prospero Gonzales, nagpapasimula sa ating aralin na inihanda ng Panginoong Jesucristo para sa linggo kong ito. Muli po sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Ninyo pong nabang lingkod ay bumabati ng isang banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Tunay pong napapanahon at salamat po sa Diyos. At muli, hindi siya nagkukulang sa atin ng patuloy na pagkakaloob ng kanyang mga salita na nasasalig sa hiwaga. Amen. Na dahil dito'y nalalaman ko at higit sa lahat, tayong lahat na nasa sa loob ng kanyang banal na katawan ay lubusang naunawaan na hanggang sa pangkasalukuyan ay marami pong mga tao ang patuloy na nahihidwa sa kanilang mga pagkakilala sa kanilang mga maling pananampalataya. Dahil po rito'y ano po ba ang ninanais ng Diyos na ating sumandaling pag-aralan? At nawa, aking idinadalangin mga kapatid na ito ay patuloy na magtumibay at patuloy na maglinaw, magpatatag sa ating mga pagkilala at dakilang pananampalataya sa Kanya.
Dito po sa aklat ng Mateo sa Kapitulo 16 at ang versikulo 19, ganito po mismo ang ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po niya, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Amen. Ang kausap po rito ay di ni iba't kung hindi si Apostol Pedro. Kaya nga po, mga kapatid, kung inyong mapapansin at alam ng lahat, lalong-lalo na ng iglesyang kinagisnan o dilibat ng mga Katoliko, si Apostol Pablo nga, si Apostol Pedro nga raw po, ang natatanging pinagkalooban ng karapatan upang siyang magkaloob ng tinatawag na susi upang makarating sa langit. O dilibat, susi rin upang ang isang tao ay hindi makarating sa langit. Kaya nga po, sa unang pag-iisip pa po lamang natin tayong lumaki at tuwirang naliligo at puspos ng banal na Espiritu sa kanyang banal na iglesia. Una tigit sa lahat, pansinin po natin, doon po sa kanilang sentral na simbahan na kung tawagin ay sa Italia, na dilibat yung tinatawag na lungsod ng Roma, meron pong tinatawag doon na a city within a city itself. Sapagkat yung pong Roma, naroon pa rin po yung Vatican City na doon nga po kinalalagyan noong tinatawag ng mga Katolisismo. Doon po ang kanilang sentral sa buong mundo. Ngunit, pansinin po kaagad natin, mga kapatid, at sa inyong mga kaibigan naming nakikinig, yung pong pinakamalaking simbahan nila roon, yung pong tinatawag nilang Vatican, ang tawag po nila roon ay St. Peter's Square. Basilica ni San Pedro. Ano po lamang isang linggo, maliwanag na nating binasa. Ano ang sabi ni Haring David? Sa iyo, Panginoon, ang kalwalhatian. Sa iyo, ang kapurihan. Sa iyo, ang karangalan. Sa iyo, ang lahat at lahat. Eh bakit na kay Pedro ang pangalan ng lugar na inyong lubusan tinatawag na basilica? Nawala, kinalimutan, isinetsapera ang dakilang lumikha at lumalang ng lahat ng mga bagay. Dahil po at hindi po tayo lalayo sa ating paksang itinuturo sa atin ng ating dakilang lumikha. Una po sa lahat ay, ano po baga ang paliwanag ng Biblia kung alin talaga ang mga susi ng kaharian ng langit? Napagkatunay po, marami ang nagsasabi, lalo na nga po ang iglesyang kinagisnan, na yun daw pong susing yaon ay tandisang ipinagkaloob kay Pedro po lamang. Kaya nga po, kung mapapansin ninyo sa mga rebulto, nitong si Pedro, meron po siyang tinatawag na mga susi na nandun sa kanyang bewang, doon po sa kanyang waist, na yun daw po ang susi patungo doon sa kalangitan. Tadapat sa paunang salita po, bagamat hayag nga po sa ating mga tao na simple-simple na ang susi ay pambukas ng mga bagay na nangakasara, tayo naman sa pangkasalukuyan, batid natin ang lahat ay teknolohiya na, computerized na. Kaya nga po, kung tayo sa inyo na mayroong mga computer, tayo na gumagamit ng kung ano-anong mga bagong nilikha ngayon na computerized, meron pong tinatawag na kaparaanan
upang maalaman mo o makarating ka o makipag-usap ka doon sa ninanasa mong marating sa computer. Yan po ang tinatawag na code of password wherein we can enter into the program of the computer system. Without knowing first this code or this password, which is the key itself, wala po hindi makakarating o hindi maaaring makapag-usap doon sa kapwa merong computer. Gayun din po tayo. Hindi po tayo makakarating sa karya ng Diyos ng langit kung hindi natin maaalamang tunay kung ano baga ang kahulugan ng sabihin ng ating Panginoong Jesucristo kay Pedro na ano, ang susi ng kaharingan ng kaharian ng langit. Ang tanong, ano nga po baga ang ibig sabihin? O ano nga talaga ang kahalagahan nitong susi ng langit na binabanggit sa banal na kasulatan? Basahin po natin muli. Ang sabi po dito sa ganun ding Mateo 16:19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At ang anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Sa makatwid, kung ating pong uunawain, yung po palang susi ay walang iba kung hindi panali. Yung po palang yung ibabalo. Yung po palang yung ipantatali. Upang ang sino man ay lubusang makarating doon sa pinapangako ng ating dakilang Diyos na langit. Amen. Basahin po natin sa wikang Ingles. Baka naman sabihin, wikang Tagal, Bibliang Tagalog lamang ang ating binasa, tayo ay nagkakamali. Basahin po natin at upang lalong malinaw. Sa wikang Ingles po ay ganito ang sinasabi. The same verses. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Dito po, higit na maliwanag sa wikang Ingles na ang susi ay pantali at hindi po isa lamang kung hindi ito po ay marami sapagkat ang wika po rito ay keys, plural, hindi isa. Ito po ay napakaliwanag na mga pantali po lamang. Kaya po ang ating maitatanong, ano ba itong taling ito? Paano natin lubusang maunawaan? Ito ba yung taling na bibili natin mga plastic sa pagkasalukuyan? Nung maliit ako, ang mga pantali na alam at ginagamit namin noon, yung pong nasa abaka, yung lubid na abaka. Ano ang ating tanong? Alamin natin, Panginoon, humihingi po kami ng awa. Humihingi po kami ng karunungan ng gagaling sa iyo, katulad ng iyong pinag-uutos na ipinangaral ni Apostol Santiago sa 1:5, na kung ang sino man ay nagpukulang sa karunungan, dumalangin, humingi sa iyo at tunay, buong puso, ipagkakaloob mo po sa amin. Amen. Kaya nga po ang aming tanong, dakilang Diyos, ano nga po ba itong mga susi na sinasabi mong aming ipatatali? Ito po, sa aklat ng kawikaan, mga kapatid, pakinggan po ninyo at inyong sulat. Sa 6:23, sapagkat ang utos ay tanglaw. Isa po ito, pakinggan ninyo. Ito raw po pala, ang utos daw po ay tanglaw. At ang kautusan ay liwanag. Sa makatwid, hindi lamang naging tanglaw na kulimlim, ito po ay tuwirang lumiliwanag na. At ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Sa makatwid, yan po palang mga turo, yan po palang mga kautusan, ito po pala ay siyang daan patungo doon sa buhay. Amen. Ito po ba'y pinatutunayan ng mga apostol? Ang wika po ni Apostol Pablo sa kanyang pangaral sa mga kapatiran natin noon na nasa Roma
ang wika niya. Hayana ang kautusan ay banal at ang utos ay banal. Matwi ha mahuti. Amen. Dito, mga kapatid, kung tunay na ating nanamnamin, kung tunay na sadya nating hinihingi ang kahabagan, ang patuloy na pagkakalob ng Diyos ng kanyang karunungan sa sino bang mangangaral, ang wika nga po ng banal na kasulatan, maliwanag na maliwanag, yung po palang kautusan niya, yung po palang kaliwanagan, yung po palang siyang tanglaw na magdadala sa isang tao sa buhay. Dahil dito, ano ang nararapat na gawin? Literal, babasahin po natin kung ano na nga sadya itong susi na ito na ipinagkakaloob, hindi lamang kay Pedro, kung hindi sa lahat ng mga mangangaral na kikilala at dadakila at lubusang sasampalataya sa kanya. Sa 6:21 rin po ng kawikaan, ang wika po rito, ikintal mong lagi sa iyong puso. Itali mo sa iyong leeg. Ito na po. Itali mo. Gamit na po yung pantali. Itali mo sa iyong leeg. Sabi nito, pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay sa iyo. Pagka ikaw ay natutulog, babantay sa iyo. At pagka ikaw ay gumigising, makikipag-usap sa iyo. Mga kapatid, ito pong talatang ito, kapag nababasa po ng inyong abang lingkod, naalala ko po nung ako ay mayroon pang kabataan. Marahil po ako ay 12 taon o 13 taon, dumadala po ako sa aking lola noon na nasa Malabon, sa Tinaheros. Mag-isa po ako ay nagpupunta roon sapagkat naroon ang aking lola Pasya. Na wala pong ginawa yaon pagkatapos na siya makagawa ng kanyang gawaing bahay, hawak na po niya ang Biblia. Pagkatapos po na ako ay makapagpahinga sa mandali at ako ay magpapaalam na, simpleng-simpleng kanyang sasabihin sa akin, o siya, sige, mag-iingat ka, pagpalain ka ng Panginoon, mananalangin ka, alalahanin mo ang mga kabanalang naririnig mo sa tuwing araw ng Linggo ng ating pagsamba. Alalang-alala ko po yung mga salitang iyon ng aking lola. At alam po ninyo sa awa at tulong ng Diyos, ako po ay mahigit na 70 taon na. Tunay ang kahabagan. Tunay ang patnubay ng susing ito! Ang sinasampalatayanan ng angka ng mga Gonzales! Ang patuloy na pumapatnubay, ang patuloy na humahawak at umagabay sa pamamagitan ng kahabaga ng dahilang lumikha. Amen. Hindi namin nalilimutan, maging kami ba ay bago matulog, sa pagising namin sa umaga, sa paglabas namin ang pintuan ng aming tahanan, ito ang aming kinamulatan sa aming mga magulang. At alam po ninyo, sa pintuan ng aming bahay, maging doon po sa Solis, doon sa Balot, doon saan sa kami natira doon nung kami mga bata pa, tandang-tanda ko pa yung nasusulat sa aklat ng mga awit ni Haring David. Sa Kapitulo 37 ang nasa sa doon, ang lakad ng tao ay pinapatnubayan at iniingatan ng Panginoon. Yan po ang laging binabasa namin, ang laging pumapatnubay namin na ito pala ang tanging mga susi na nararapat na nakakintal, nararapat nasa sa puso, nararapat nasa kaisipan ng lahat ng taong may takot at lubusang sumasampalatayang kumikilala sa ating dakilang Diyos. Amen. Kaya naman, mga kapatid, sa patuloy nating pag-aaral, sino po baga naman talaga yung tunay na pinagkalooban
ng mga susi ng kaharian ng langit. Ito po ang sinasabi ng iglesyang kinagisnaan ay si Apostol Pedro daw po lamang. Basahin nga po natin at tuwirang patuloy nating itanong sa ating dakilang lumikha. Atin pong basahin muna ang ipinakikilala ng mga apostol tungkol po sa mga banal na kasulatan na kanilang mga pinangaral. Sapagkat ang mga apostol po sa kanilang mga pangangaral, hindi ang kanilang sarili ang kanilang mga ipinangaral. Totoo ba ito? Basa. Sa Korinto, sa unang Korinto, sa kapitulo 2, at ang versikulo ay 7, ang wika po rito ni Apostol Pablo pa rin. Kundi, sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Oh, tingnan na ninyo. Hiwaga talaga ang salita ng Diyos. Kaya maliban nga, ang wika nga, inuulit ko ang wika nga ni Apostol Santiago. Humingi ka sa Diyos, dumalangin ka bago ka mangaral, bago ka magsalita, bago ka magbigay ng iyong kuro-kuro. Eh hindi, ang napakarami ngayong mga mangaral, chat-chat ng chat-chat, salita ng salita, walang ipinangaral kung hindi ang kanilang eksperyensa, walang ipinangaral kung hindi yung kanilang mga kaibigan, walang ipinangaral kung hindi nakita nila sa ibang bansa, walang ipinangaral kung hindi ang kanilang sariling kapurihan. Anong sabi mismo ng mga apostol? Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yung karunungan na itinalaga ng Diyos, bago nila lang ang mga sanlibutan sa ikalulwalhati natin. Sa 8, na hindi napagkilala ng sinumang pinuno sa sanlibutan ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay ibising ipinako sa krus ang Panginoon ng kalwalhatian. Hmm. Alam po ba ninyo hanggang ngayon ipinapako ang ating Panginoong Jesucristo? Bakit? Hindi ba nila nakikilala ni hindi nila lubusang pinagkakalooban ang nararapat na pagwalhati, pagsamba, pagdakila ang ating nag-iisang dakilang Diyos? Bakit? Sino ang mga dinadalanginan? Si Maria, si San Pedro, si Kalunsar, si Luis, kung sino-sino ang mga demonyo? Kaya nga po, mamaya, babasahin natin isa sa mga huling talata. Alam ba ninyo, lalo na sa ating bayan sa bansang Pilipinas, patawarin ako ng Diyos, dadapati siya po ang nasa sa aking damdamin. Ang bayan po natin isinumpa na ng Diyos sa kahirapan. Bakit? Patuloy kayong sumasamba sa bato. Patuloy kayong dumadalangin sa ahoy. Patuloy kayong lumuluhod sa kung ano-anong mga ribulto. Pinupuri ninyo, dinadalanginan ninyo. Yan man, kailanman, galit ang Diyos sa mga taong ganyan. Basahin ninyo ang 10 utos. Numero 1, nakalagay pa sa kapilya ninyo. Una at ikalawang utos, nasa may pintuan pa ng inyong mga kapilya. Pagkatapos, kayo may numero 1 santambak na mga rebulto. Hindi daw sinasamba, bakit niluluhuran? Hindi daw pinupuri, hindi daw dinadalangin at iba't niya inaawitan. Bakit niya pinakukrusan? Sabi nga, yung isang Katoliko, bakit baka ako kayo nagkukrus? Para niya kami maligtas sa mga masasamang espiritu, sa mga engkanto, sa mga demonyo. Eh bakit pag nagdaraan kayo sa simbahan ninyo, nagkukrus kayo? Tanong! Ba hindi na makakibo? Yung sabi niya, pinagdaraan ninyo, tampon ng mga demonyo. Magalit kayo kung magagalit kayo, dadapat ang wika ng banal na kasulatan, susunod muna kami sa Diyos bago sa tao. Sa pagpapatuloy, ano po ang ating nabasa? Ang wika po ng banal na kasulatan
kung nakilala lang niya sana nila ang lumikha ng lahat ng mga bagay, di sinsala niya'y hindi nila ipinako sa krus ang Diyos ng kalwalhatian, yung karunungan ng Diyos sa hiwaga na hanggang ngayon patuloy na ipinapako ninyo ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Niwawalang kabuluhan ninyo, binabaliwala ninyo ang dakilang Diyos na lumikha. Namang basilika niya kung tawagin ninyo St. Peter's Basilica. Bakit hindi ninyo tawagin Basilica of God? Ang kapurihan ay nararapat sa Diyos. Sa Diyos at sa Diyos, natatanging sa Diyos. Ano pa po ang nasa saad sa banal na kasulatan? Ang ating maitatanong pa ay, ano ba naman yung pinakapususin upang mabuksan na sa atin ang hiwaga ng Biblia at makilala natin kung sino ang tunay na pinagkalooban ng mga susi sa kaharian ng Diyos sa langit? Sa Isaias, pakinggan ninyo kung paano makikita, kung paano malaman, kung paano natin makakamit ang tunay na mga susing ito. Katulad ng nasa sa atas binag-aral ni Isaias, 34:16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga nailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kaniyang espiritu. Dito po, tandaan ninyo. Ang ibig po lamang sabihin dito, ano po? Basahin, hanapin, saliksikin, pagtsagaan mo na ano? Dito mo hahanapin ang mga salita, utos, kalooban ng Diyos sapagkat ito ay ano, inuutos ng kanyang bibig at ito'y pinuspos ng kanyang mga banal na espiritu. Wala nang iba, hindi na raw mga ngailangan ng kasama. Pero sa tambak na kung ano-anong mga katulong pa ang ginagawa ninyo hanggang sa malimutan na ninyo ang Biblia. Madalas nakakarinig ako sa radyo, sa telebisyon, mga bangangaral, kung ano-anong mga librong sinasabi. Kesyo salitaan niya ni Father ganito, kesyo salita ni Father ganito, kesyo karanasan niya. Eto! Dahil dito na! Napakaliwanag! Huwag kang hihiwalay dito! Sapagkat ito, ang utos mismo ng ating dakilang doon. Bakit? Ano ka ang kadahilanan at nang natatangi pong Biblia po lamang ang ating nararapat na pagsaligan ng ating paghahanap ng tunay na susi patungo sa kaharian ng langit. Dito po sa aklat din ng Juan, Kapitol 5 at ang versikulo 39, ang sabi ko rito sa pangaral niya, saliksikin natin, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo nang mga yaon ay mayroong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang magpapatotoo sa akin. Mismo Panginoong Jesucristo po ito ang nagsasalita rito. Muli, he gave emphasis, go forth, search unto my book, unto my holy book, and unto this you will find your everlasting life. Ano po ang nangyayari? Ano po talaga ang tuwirang katuparan ng nasa saad sa banal na kasulatan ito? Ano ang katunayan ng Biblia po ang tungkol sa binabanggit? Ano nga po baga naman ang pinatutunayan ng Biblia tungkol sa ating Panginoong Jesucristo na nasa saad nga po dito sa mga banal na kasulatan? Pakinggan po ninyo sa pagsasama-sama ng mga apostol at ng ating Panginoong Jesucristo. Ang wika pa rin ng ating Panginoon, sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga ninyong magsialis din naman. At sinagot naman siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan.
Siya po lamang ang Panginoong Hesukristo po lamang ang may buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Hesukristo po ang may hawak ng susi ng kaharian at hindi kay Pedro o kanino mang mga tao, buhay man o mga patay man, kahit na sila na nga po yung unang mga banal ng Diyos, maliwanag ang isinasaad ng banal na kasulatan. Mismo binanggit po ni Apostol Pedro, ang sabi po niya, ikaw lamang ang may hawak ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, ang sabi ng banal na kasulatan, kapag ang sino man ay hindi sumunod, kapag ang sino man ay mayroong dalanginang maliban sa akin, kapag ang sino man ay gumawa ng kanyang mga Diyos-Diyosan, sumamba sa kanino pa mang mga tao, kanino pa mang nilalang, pakinggan ninyo ang babala at wika ng ating dakilang Diyos sa pamagitan ni Propeta Ezekiel. Sa 14:12 ang sabi po ng ating dakilang Diyos. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, 13, anak ng tao, pagka ang isang lupain ay nagkasala laban sa akin ng pagsalansang at akin iniunat ang aking kamay roon at aking binali ang tungkod ng pinagay niyaon, ay nagsugo ako ng kagutom doon at aking ihihiwalay roon ang tao at ang hayop. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ang wika po ng banal na kasulatan, galit na po ang Diyos. Kanino? Sa mga taong patuloy na lumalapas tangan, patuloy na humiwalay sa Kanya, patuloy na hindi sinusunod ang Kanyang susing patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya kanina, nabanggit ko, ang bayan natin, huwag kayong magagalit at ito ay totoo. Hindi ba ninyo napapansin? Tayo noong araw, nagbibili ng bigas sa ibang bansa. Ngayon, tayo po ang patuloy na bumibili ng bigas sa ibang bansa. Ngayon, hindi nagdaraan ang mga panahon. Hindi nagdaraan ang mga taon. Ano? Patuloy ang tinatawag na mga pag-ulan. Patuloy ang pagdami ng mga tubig. Patuloy ang pagpatay sa lahat ng mga halamanan. Yan po lamang Mindanao na yan. Madalas ipakita rito sa TFC. Patay lahat ang mga itinanim. Walang anihin! Anong sinasabi ng mga magsasaka? Motong na naman! Ilang taon na, taon-taon, puro ganyan. Sa Central Luzon, ano ang nangyayari sa ating bayan? Yung pong manugang ko, ano po ang laging sinasabi? Wala na akong narinig kung hindi walang inani, tinubig, binaha! At nung minsan, wala pong ulan, walang tubig, patay ang mga halaman. Hayag ang salita ng Diyos na hindi maaaring masira ang wika ng ating dakilang Diyos. Magpapasapit ako ng kagutog ng kahirapan. Bakit binaliwala nila ang aking mga pagtuturo, ang aking mga utusan, kautusan? Tunay, ito ang naging kagantihan. Meron bang makapagliligtas sa ganitong kalagayan ng sino mang mga tao? Pakinggan ninyo sa uling talata na aking ipaglilingkod sa kabutihan at sa kahabagan ng Diyos. Dito rin po sa 14:14 ang sabi po ng ating dakilang lumikha. Bagamat ang tatlong lalaking ito na sinuwi, si Daniel at si Job, ay nangandoon, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katwiran, sabi ng Panginoon. Amen. May maililigtas ka ba? Madalas ka, nakikita namin sa television eh.
yung mga binahang nasa bubungan na ng bahay, akalain ninyo nga hawak-hawak eh. Yung maliit na santo, at ka, nagmamalaki pa, ang nailigtas ko po lamang ano yung si santo ninyo. Bakit mo iligtas yung Diyos mo? Ikaw ang dapat na iligtas ng Diyos mo. yung Diyos na nilulurang, yung Diyos na dinadalanginan, yung Lord Diyos na kanilang pinagliling kuran, iniligtas daw niya. May mag-isip-isip kayo, mga kababayan ko. Magalit kayo kung magagalit, dadapati isa ang aming layunin ni isa. Ang lubusang isinisigaw ng aming mga puso, mga kababayan ko. Buksan na ninyo ang inyong kaisipan. Dumalangin kayo sa Diyos. Pahabag kayo sa Diyos. Humingi kayo ng kapatawaran sapagkat siya rin ang nagsabi sa aklat ng Malakias. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Bansang Pilipinas, mga kapatid kong naririyan, patuloy tayong manghawakan, patuloy tayong kumapit, patuloy tayong magpakatibay, higit sa lahat, patuloy tayong lumalhati. Dumakila, lubusang manampalataya sa dakilang nalihan Diyos na buhay. Na patuloy natin itong sasambahin sa kanyang espiritu at sa pamamagitan ng kanyang mga katotohanan na dilibat niyaong panali patungo doon sa buhay na walang hanggan, ang kanyang mga utos, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga palaala. Ito nawa mga kapatid, ang siyang patuloy na mga tumibay, magpatatag ng ating mga pananampalataya. At bukod po sa mga pagbubukas ng kaharian ng langit, saan po ba naman panatin magagamit ang mga salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Ito po ang bahagi na ipagpapatuloy sa pamagitan po ng ating kapatid na Cirilo Gonzales Jr. Maraming salamat po sa Panginoong Jesucristo na nagbigay ng lakas ng lupang katawan, ng katalinuhan at ng tapang ng kalooban upang maipahayag sa ating kalagitnaan ni kapatid na Prospero ang napakagandang aralin na tinitiyak ko po sa inyo na ito po ay hindi napapakinggan ng ibang mga relihiyon. Napakaganda po sa ating paksa Mateo 16:19 at ibinibigay ko sa iyo ang susi, ang mga susi ng kaharian ng langit. Kaya sa tuwing makikita ninyo yung litrato ni Apostol Pedro, yan na lang sa Quiapo. Pagbuka na ninyo sa harap ng simbahan ng Quiapo, bubulagain kayo na estatwa ni Pedro. Meron po siyang tali sa kanyang bewang at doon nakasabit ang susi. Sa kanila, literal na susi. Tingnan po ninyo, kung yun ay literal na susi, matagal nang patay si Apostol Pedro. Sino ngayon ang may hawak ng susi? Ibinigay nila ang kapurihan kay Pedro. Maging nung araw pa, nang sabihin ng Panginoon 16:18 ng Mateo, nauna rito sa 16:19, na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng malaking bato o sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Ang ginawa ng simbahang katoliko, si Pedro daw ang bato. Ibinigay na naman ang kapurihan kay Pedro. Ang sistema ngalang patay si Pedro. Dadapot sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Napakaliwanag po yan eh. Ang bato na pinagtayuan, yung malaking bato, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. At kung papaano ang tao matatayo sa malaking bato na siyang Panginoong Jesus? Sa San Mateo 7:21 hanggang
sa kanyang 30, basahin ninyo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay maliligtas, kung hindi ang sumusunod lamang sa kalooban ng aking Ama. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita, Ebanghelyo, at ito'y kanilang ginaganap, isinasakabuhayan, itinutulad ko sa mga taong matalino, nagtatayo ng kanilang kaluluwa sa ibabaw ng malaking bato. Bumagsak ang malakas na ulan, umihip ang malalakas na hangin, pilit ginigiba ang kaluluwang yaon, ngunit hindi magiba. Bakit? Nakatayo saan? Sa mga salita ng Panginoong Hesukristo. At ngayon itinuro sa atin, hindi po si Pedro. Hindi po si Pedro ang may hawak ng susi. Ang wika ni Apostol Pedro, nang pagwikaan siya ng Panginoong Hesukristo, ibig baga naman ninyo na sumunod sa 70 alagad, gusto niyong sumunod? Sapagkat natitisod sila sa aking mga salita, ang wika ni Apostol Pedro, Panginoon, saan kami paroroon? Nasa iyo ang salita ng buhay. Sapagkat ang susi, napakinggan natin sa aklat ng mga awit, mga kapatid, sa 6, na binasa ni kapatid na Prospero, itali mo sa iyong leeg. Kapag ikaw ay lumalakad sa daan, ang salita ng Diyos ay gagabay sa iyo. Kapag ikaw ay natutulog, magbabantay sa iyo. Kapag ikaw ay gumigising, mga magulang at mga kapatid, ang salita ng Diyos makikipag-usap sa iyo. Sa makatwid, alin ang pinakasusi? Mga susi, mga salita ng Diyos. Na kung liliwanagin lamang ang bawat pagparinda natin ng Ebanghelyo ni Kristo, bakit kailangang makinig ng salita ng Diyos o ng Ebanghelyo? Romanos 10:16, sa pakikinig ng gagaling ang pananampalataya, at ang pananampalataya na pakikinggan, at ang pakikinggan ay mga salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang mga susi kung ating sampalatayanan, kung ating tanggapin isakabuhayan at magpabautismo sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, Espiritu Santo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, nakarating tayo, tiyak na tiyak, makakarating tayo, nasa pintuan na tayo ng langit, sapagkat ang Panginoon siya ang pintuan, ang katawan ni Kristo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, siya ang pintuan, siya ang daan, siya ang ilaw, siya ang katotohanan, sino man hindi makakarating sa langit kung hindi sa pamamagitan nino ng ating Panginoong Hesukristo na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mahirap bang intindihin yun? Sabi nga ng Panginoong Hesukristo, ayaw niyo akong pakinggan eh. Bakit ayaw niyo makinig sa akin? Mamaya, pag may kakatok sa inyo, ayan, kakatok sa inyo yung mga Mormons, oh. Makinig kayo. Mamaya, kakatok sa inyo yung mga Mormons, ang gagandang lalaki, galing sa Amerika, tatanggapin ninyo. Mamaya, kakatok sa inyo yung mga Katoliko, dala si Virgin Maria, sasabihin, 3 gabi kayo sa bahay ninyo. Mga magulang, magpapahanda pa kayo, bibili pa kayo ng kandila, mag-aabuloy pa kayo dyan sa mga iglesia na yan, tatanggapin ninyo. Eh bakit ayaw ang tanggapin ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Libre! Narito ang salita, ang susi ng langit. Ay nako, okay, magagalit sa akin, no? 3 uri ng tao ang sinasabi na ano, mga walang unawa. Unang-una, mga kapatid, yung tinatawag na mga moron, yung mga imbisil, yung mga idiot, ika-4 yung mga estupido. Saan sa 4 na yan kayong nakikinig kasama? Huwag kayo magagalit sa akin, no? Kayo naman, kapatid na si Rino, sobra kayong manglait. Hindi ko kayo nilalait. Aapat lang ang mga, nako, mahirap ang intindihin. Eh hanggang ngayon, nakakalungkot niya, mga pamangki namin, mga balai namin, mga kapatid pa namin, salaman, kamag-anak,
Hanggang ngayon, nasa Iglesia ni Manalo, Iglesia Apostolica Katolika Romana, mga panatiko, mga kapatid, at mga magulang. Pero meron kaming katungkulan ni kapatid na Prospero. Bilang mga anak ng aming namayapa na ama at ina, na ibinigay ang kanilang buhay alang-alang sa paglilingkod sa Diyos ng pinakananasa nila. Kung paanong sinabi ng Panginoong Jesus, hindi ako naparito kung hindi upang hanapin ko muna ang nawawala sa aking bayan na Israel, gayon din kaming magkapatid ni Prospero. Kaming dalawang magkapatid na mga Gonzales. Wala kaming hinahanap muna kung hindi ang mga pamilya ng aming mga kapatid, yung mga pamangkin, yung mga apo namin, yung mga mahal namin sa buhay. At saka na yung tagalabas, malapit na ikalawang pagparito, ibig namin, Gonzales clan, makatiyak tayo, makakarating tayo sa langit, kasama ng ating lolo, lola, kapatid, sina kapatid na Aurelio, si kapatid na Pasing Domingo, yung tatay namin, si Cirilo Gonzales Sr., at yung nanay namin, si Amada, mga naglingkod sa Diyos yan. Kaya kayong mga pamangkin nakikinig, huwag niyong patigasin ang inyong puso at inyong mga kalooban. Ito'y para sa inyo at sa inyong mga minamahal sa buhay. Mga magulang sa makatwid, naliwanagan natin, ang susi pala, mga salita ng Diyos, walang iba kung hindi ang Ebanghelyo. Na sa pamamagitan nga ng Ebanghelyo, mabubuksan ang tinatawag na pintuan ng langit. Magkakaroon tayo ng pag-asa, makapasok, mabuksan ang pintuan ng langit. Dapat isang napakalungkot na katotohanan ang nangyayari sa ngayon. Alin po ito? Makinig kayong mabuti, ho? Babasahin ko muna ang isang talata. Mula sa ikalawang aklat ni Apostol Pedro, 3:16. Gayun din naman, sa lahat ng mga sulat ni Pablo, doon sinasalita ang mga bagay na ito, na doon may ilang bagay na mahirap unawain na isinisinsay ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din naman nila. Si Pedro, nang nabubuhay pa, sumulat sa mga kapatiran sa iglesia, na kanyang sinasabi, gayon din naman, si Apostol Pablo, ay maraming isinulat sa inyo, pero mahirap unawain. Ito po, anong sabi nga ni Pablo kanina? Sinasalita namin ang mga salita ng Diyos sa hiwaga. Sinangayunan ni Apostol Pedro, mahirap unawain. At dahil nga mahirap unawain, ang mga naghali-haliling mga tao, lalo na nga yung mga iglesia at mga mangangaral at mga leader ng mga relihiyon, mga walang tiyaga. Dahil sa hirap, hindi maintindihan, hindi naman sila humihingi ng karunungan sa Diyos. Kamukha ni kapatid, sinabi ni kapatid na Prospero kanina, kung nagkukulang ng karunungan, humingi sa Diyos. Eh, itong mga leader ng mga relihiyon na yun, Doctor of Divinity, Doctor of Theosophy, Doctor of blah, blah, blah. Pagdating naman sa pulpito, hallelujah, amen, praise the Lord. Hindi naman nagbabasa ng Biblia. Sa kawalan ng pagtiyaga, isinisinsay ang Biblia sa ikapapahamak din nila. Kaya ano ang lumabas? Si Pedro daw ang binigyan ng susi. Si Pedro daw ang pinagtayuan ng iglesia. Si Karunsa daw ay nagmimilagro. Si kung sino-sino, mga magulang, maging yung mga protestante, yung mga obispo nila, yung mga pastor nila, yung mga Ellen White ng Sabadista, humula, darating na ang Kristo sometime in the 1800s. Hanggang ngayon, buo pa ang sanglibutan. Hindi nagkatotoo. Bakit, mga bulaang propeta, isa sa mga relihiyong sinasabi ng Biblia, hinulaan ng Panginoon sa Mateo 24. Mag-ingat kayo. Sa huling araw, darating sa inyo ang mga bulaang Kristo magsasabing narito ang Kristo, nariyan ang Kristo, huwag kayong magsipaniwala. Kapatid, may pasintabi na, may paalaala na, talagang ililigaw ang marami. At huwag kaya, siguro kayo na may mga kabata, may mga computer sa bahay. Siguro nakita ninyo sa internet, yung tinatawag na Da Vinci Code. Ayan, meron akong nalalaman, no? Mga kapatid, mga leader ng religion, ginagamit yan, no?
Meron akong, alam ba niyo yung Da Vinci Code, ginawa kong pelikula yan eh. Si Da Vinci Code, itong Da Vinci, Leonardo Da Vinci, siya po ang nagpintura ng Last Supper. Paano pinasama ito? Doon po nakalarawan ang 12 alagad. Sa ibabaw ng lamesa, gaganapin nila ang tinatawag na banal na hapunan. Alam ba ninyo yung Da Vinci Code daw? Yun daw si San Juan na nakahilig na ganon sa dibdib ng Panginoong Jesucristo. Alam ba ninyo yung kasalbayan nang gumawa nitong pelikulang ito? Yun daw po si Maria Magdalena. Si Maria Magdalena daw. Sapagkat si Maria Magdalena, yan daw ay kalaguyo ng Panginoong Jesucristo. At sinasabi pa nila, ang Panginoong Jesucristo hindi raw bumalik sa langit, kasama raw ni Maria Magdalena, pumunta raw sa Pransya, nabuhay daw raw, napakatapos sa Espanya, nagkaroon pa ng mga anak. Sa hindi nga pagkaalam ng katotohanan at sa kawalan saga, pinasasama ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Eh ano ba ibig sabihin ng code? Yun ay susi. Mga kapatid, pag sinabing code, coded, talinghaga, hiwaga. Malibang malaman mo yun, kamukha sa computer, malibang malaman mo ang password ko, ang code ko, hindi ka makakapasok sa aking system o sa tinatawag na computer, pinaliwanag ni kapatid na Prospero. Sa mga tweet na unawaan natin, ang mga salita ng Diyos, ito ang susi ng kalangitan. Mga magulang, pag ang isang tao nakarinig, tumanggap, sumampalataya at nagpabautismo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tinatalian na yan sa langit. Ngayon ang huling tanong, para huwag tayong masyadong humaba, saan pa po baga magagamit ang mga susi ng kaharian ng langit dito sa buhay natin? Meron pa bang mapaggagamitan ito? Basahin po natin, ho? Makinig po tayong mabuti. Mateo 6:31. Ang tanong ni kapatid na si Rilo, saan pa magagamit ang mga susi ng kaharian sa langit? Ito ba'y para lang makapasok tayo sa langit? E paano sa buhay natin sa lupa? Lalo na nga ngayon, kapatid na si Rilo, nawalan kami ng trabaho. Nawalan kami ng kabuhayan. Ang bahay namin nagiba ng undoy. Ang mga anak namin nagkasakit, mabibigat na karamdaman. Magagamit ba yan? Para magkaroon tayo ng kaginhawahan sa buhay, ito ang sasagot sa atin. Basahin po ninyo ang Mateo 6:31. Kaya nga huwag kayong mga balisa na magsasabi ano ang aming kakainin, ano ang aming iinumin. Yan, economic problem yan, no? Ano ang aming daramtin? Kaya, huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ng kanyang kasamaan. E ano ang susi? Kapatid na si Rilo, 6:23, Mateo, that of what? Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito. Alin? Pagkain, inumin, damit, kabuhayan, economic materials, ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag na lamang sa inyo. Kaya, hindi ba susi yan? Naghihirap ka, wala kang hanap buhay, wala kang kakainin, wala kang iinumin, ano ang susi? Hanapin mo ang kaharian ng Diyos. Pag ikaw ay kainan niya na sa kaharian ng Diyos, idaragdag na lang ng Diyos yan. Mga kapatid at mga magulang, kaso ang mga nakikinig, karamihan ang nakikinig, materialis puertes eh. Mga wika nga yung ang ibig nila, pag hiningi nila sa Diyos, ngayon din ibibigay sa iyo. Aba, sino ka? Mga, sino kang mag-uutos sa Diyos na bigyan mo ako ng kabuhayan, bagong trabaho, ha? Pero may mga iglesyang ganyan, no? Mga kapatid, punta kayo sa Luneta. Bumili kayo ng payong sa amin, bumili kayo ng panyo. Isulat ninyo kung anong gusto nyo hilingin. Magagandang asawa, bahay, lupa, kotse, isulat ninyo sa panyo. Punta tayo sa Luneta. Pag nanalangin ako at sumigaw ako, handa na ba kayo? Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Yung payong, ibaliktad ninyo, paharap sa langit. Pagkatapos, mga magulang, yung panyo, kinasusulatan ng request ninyo, ilalini niya! Sino yan?
O, hindi ba may iglesyang ganyan? Hindi ko nababanggitin. Kilala na ninyo yung buwisit niya. Mama, patawarin ako ng Panginoon. Ay, hindi ganyan. Malapit mo ang kaharian ng langit dito sa lupa. Eh, ano ba ang kaharian ng Diyos sa lupa? Unang Pedro 2.9 hanggang 10. Nung araw, kami hindi kami anak ng Diyos. Kaming mga iglesia ng Diyos. Oh. Nung araw, wala kaming pag-asa sa buhay na walang hangga. Nung araw, wala kaming susi ng langit. Dadapot ang wika ni Apostol Pedro, unang Pedro 2.9 hanggang 10, ngunit kayo ginawang makahari pagkasasordote, bansang banal, bayang pag-aaring karili ng Diyos. Nung araw, mga hintil kayo, mga magulang Hoseas 2.23, nung araw, wala kayong pag-asa, wala kayong Diyos, pero ngayon, mga magulang ang wika ng Panginoon Diyos mismo, tatawagin ko kayong aking mga anak at kayo naman ay sasagot, ikaw naman ang aming ama, ang aming Panginoon. Sa makatwid ang iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya pag narito na kayo, mga kapatid, nalutas na ang problema ninyo sa kakainin, darumtein, iinumin. Pero, wag kayong tumulad sa ibang mga tao, kala ninyo ultimano, may kasabihan niya. Nasa Diyos ang awa, nasa tao naman ang gawa. Gagawa tayo ng mga gawang kabanalan. Ano pa? Saan pa magagamit na pambukas ang tinatawag na mga salita ng Diyos bukod sa kaharian ng langit? Basahin po natin Efeso 6.1. Halimbawa, ang mga tao, mga magulang, iniibig nila humaba ang kanilang mga buhay. Ako ayaw kong mamatay, sinabi ko sa inyo, ilang ulit na. Ibig ko, maging katulad ako ni Enoch at ni Elias. Ibig ko, dalhin ako ng karosang apoy sa langit para ako ay makasama na doon sa langit ng Panginoon Diyos. Kamukha ni Enoch at ni Elias. Mga kapatid, ayaw ko nang mamatay pa at ilibing pa. Eh, bagaman, wala tayong magagawa. Pero, yaon ang aking pinupuntirya. Ibig ko, makarating sa langit na hindi na ako mamamatay. Kaya nga ako naglilingkod eh sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sapagkat ito ang aking pagsamba sa Kanya. Papaano ang paraan? O yung mga kabataan, kayong mga kabataan na wala kayong ginawa kundi magpasarap, magpalayaw sa inyo, inyong sarili. Akala ba ninyo eh, kayo may hawak ng inyong mga buhay? Ano ang susi para humaba ang inyong mga buhay? Efeso 6.1-2. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama, igalang mo ang iyong ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa ibabaw ng lupa. Kaya, paano hahaba ang buhay natin? Magiging masunurin tayo sa utos ng ating ama at ng ating ina. Paano humaba ang buhay natin? Kaya ang nangyayari nga ngayon, nakikita mo, batang-bata, wala pang 50 anyos, inaatake na sa puso. Meron ng mga sakit na ang hirap pagalingin. Bakit? Eh, mga masuwain sa mga magulang eh. Mga magulang at mga kapatid. Eh, paano kapatid na si Rilo? Matagal na po kaming ulila sa ama at sa anak. Wala na kaming ama, wala na po kaming ina. Ano sinasabi ng Santong Sulat? Sa mga wala na raw tatay at wala na raw mga nanay. Mga magulang at mga kapatid, buksan natin ang Efeso. Ganito po ang sinasabi mga huling talata na ibig po ng Panginoon na ating mapakinggan. No? Ganito po ang sinasabi sa Efeso 5.32. Kung wala na nga tayong tatay at nanay na materya, eh sino ba ang dapat nating kilalanin ama at ina na susundin para maging mahaba ang ating mga buhay? 5.32 ng Efeso, ganito ang sinasabi. Ang hiwagang ito ay dakila. Ayan. Ang hiwagang ito, itong sinalita, susundin natin. Ito ang susi, ang utos ng ating ama't ina para humaba ang buhay natin at masagana. Eh kung wala ka ng materyang tatay at nanay, ito ay kay hiwaga. Susi na naman ito, mga kapatid. Ang hiwagang ito ay dakila sapagkat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Kung wala ka ng tatay at nanay, saan mo ikakapit ang pagsunod mo sa iyong ama? Sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Siya ang ama. Sumasa ibabaw ng lahat, sumasa lahat at sa lahat. Mga magulang, sa mga kapatid, kung patay na ang tatay mo,
eh meron tayong Panginoong Jesucristo na sa Kanya ka naman susunod. At ang sinasabi nga, kailangan naroon tayo sa kaharian ng langit para bigyan tayo ng kakainin, darating, iinumin, pahalagahin pa ang ating buhay at alin naman ang ating ina. Sinasalita ko sa inyo ang tungkol kay Kristo at ang tungkol sa iglesia. Ang iglesia ang ating nanay. Ang iglesia ang siyang magbibigay sa atin ng mga salita. Ang ama natin, ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga pag pumapasok tayo tuwing araw ng Linggo at tuwing araw ng Huwebes sa loob ng iglesia ng Diyos, nakakarinig tayo ng bunganga ng mga ngaral ni kapatid na Prospero, ni kapatid na Cirilo, kung paanong nagagalit kayo sa nanay ninyo. Pag pinatawag kayo ng nanay ninyo, nagkamali kayo, pinagsasalitaan kayo, ang nanay ika, nagbubunganga na naman. Yan, ganyan sa iglesia ng Diyos. Nagagalit kayo kay kapatid na Prospero, kay kapatid na Cirilo, yan, nagsesermo na naman. E paano hindi ninyo? Sino, Senor? Ang mga utos at mga aral ng inyong ama o ng Panginoong Jesucristo para mabuhay kayo ng malawid sa ibabaw ng sanglibutan at mapayapa. Mga kapatid, napakarami po. Sa katapus-tapusan mga magulang, ang lahat ng mga susi na ito ay kinakailangan po na gagawin natin sa loob po ng bahay ng Diyos. Ezra 7:23. Ano mang ipinag-uutos ng Diyos ng langit, gagawin sa loob ng bahay ng Diyos. E ano ba ang bahay ng Diyos? Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, 1 Timoteo 3:15. Mga kapatid, ano ba? Meron ba bang mapaggagamitan ang mga susi ng langit bukod sa pagpanhik sa langit? O sa mabibigat na karamdaman, meron ba? Basahin po natin ang itinuturo Santiago 5.14. Makinig kayo, susi ito. May sakit baga ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda sa iglesia. Ipanalangin nila siya. Pahiran siya ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya, nagliligtas sa mga may sakit. Ibabangon siya ng Panginoon. At kung magkasala siya, ipatatawad sa kanya. May sakit ka ba? May cancer ka? May cancer ka? Wala nang gamot? Wala nang kagalingan? Sabi ng mga doktor, ipatawag mo ang matatanda sa iglesia. Tanong, saan iglesia, kapatid na Cirilo? Hindi sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang buhay na daan, ang bagong daan, ang daan kagaling-galingan na katawan ni Kristo. Eh bakit sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus lamang? Sa 1 Corinto 12:28, ang Diyos naglagay din naman ang ilan sa iglesia. Una-una yung mga apostol, ikalawa yung mga propeta, mga pagpapagaling. Ayan, nasa iglesia ng Diyos ang pagpapagaling. Pero kailangan magpabautismo ka muna. Makinig ka muna ng mga susi ng langit. Pag tinanggap mo, magpabautismo ka at binigyan ka ng Diyos ng tinatawag na karamdamang walang kagalingan. Mga magulang sa loob ng iglesia, pag miyembro ka na, ipatawag mo, matatanda, ipapanalangin ka, papahiran ka ng langis, at kung ikaw nagkasala, patatawarin ka, kamukha ng ginawa. Kanino? Kay Haring Hezekiah 38:1. Mga magulang, hanggang pababa ng mga talatang iyon na isinula sa pamamagitan ni Propeta Isaias, may sakit si Hezekiah. Cancer! Pinagaling ng Diyos, binigyan ng 15 taon. Ayan, susi yan. Hindi mo na kailangan pumunta pa kung saan. Hindi mo kailangan tumawag kay Virgin Maria. Hindi mo kailangan maniwala sa mga milagrong ginagawa ng mga tao. Hindi mo kailangan bumayad ka, gumastos ka, libo-libo, milyon-milyon. Para maragdagan mo lang ang buhay mo. Ang sikreto, makinig kayo, ang sikreto, ang susi, ang password, ang maging iglesia ka ng Diyos kay Kristo Jesus. Napakaganda at napakarami pa po, napakarami. May susi sa mag-asawang laging nag-aaway. May susi sa mga nambababae. Sa aklat ng Kawikaan, pagka ang isang lalaki ng bababae, daladala niya yung apoy sa kanyang sariling katawan. Hindi ba ikaw masusulog pareha sila? Mga magulang ang wika ng mga Kawikaan? Kapag ang isang tao ay nagdadala ng mabibigat na kasalanan, sila mismo nagdadala ng apoy. Mga magulang, naglalaro ng apoy, nakikiape, at nakikisama sa hindi nila asawa, sila mismo'y masusunog. Mga magulang, sa ikalawang pagparito sa araw ng paghuhukom, ang daming susi!
Kung babasahin ko lahat ko lang ang buong maghapon bilang huling-huling katanungan. Mga kapatid at mga magulang, kung ang Biblia o ang Ebanghelyong ito ang susi sa lahat ng mga bagay, papaano pinatutunayan ito ng mga apostol? Mga kapatid, 3:16, 1 Timoteo, huling-huling talata, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa kapwiran upang ang mga tao ng Diyos maging sakdar, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. At ito ang pinakautos 12:13, ito ang wakas ng lahat ng bagay. Lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng tao. Mahirap bang intindihin yan? Mga kapatid at mga magulang, harinawa, sa lahat ng aming mga kaibigang nagsisipakinig, sa lahat ng mga mahal namin sa buhay, mga kaibig at kapatiran, harinawa, wala sa inyo ang nabibilang sa mga imbisil, sa mga moron, sa mga idiot at mga estupido. Ako'y naniniwalang kahahabagan kayong lahat ng Diyos na bago niya hukuman ang mandarayang sanglibutan, magkakasama-sama tayong lahat sa tunay na iglesia sa bagong daan, sa buhay na daan, hindi dating daan. Tapos na yan. Narito tayo sa katawan ni Kristo. Narito ang susi ng langit. Mga magulang, tatalian tayo para makapasok sa buhay na walang hanggan. Ito na wa'y pagpala. Ito na wa'ang ibasbas sa atin ang Diyos magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Muli tayong maghahandog sa Diyos. Nang isang maikrit may spiritong awitin, pinakikiusapan kong pangunahan tayo sa panalangin. Ni kapatid na Prospero Gonzales, maghahandog ng abuloy si kapatid na BJ. Tatayo tayo, aawitan muna natin ang Panginoon. Ang isang maikret may spiritong awitin. Sa kanya pong numero 125 sa ating imnaryo, una at ikalawang estropa po lamang. Tapanan mo na ng Panginoon po naming Diyos. Panginoon po naming Diyos. Amang banal, Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amen. Ikaw po ang nag-iisang Diyos na buhay. Nananatili ka pong buhay magpakailan kailanman. Siya nga po. Ikaw din po ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Kadluan ka po ng awa at ng pagpapainom. Pagkatapos po na muli kaming kumain ng iyong mga banal na mga salita. Siya nga po, Ama. Pagkatapos pong kami maghandog ng aming mga tao sa pusong mga pagpupuri at mga pagluwalhati at pasalamat po sa iyo. Pagkatapos din pong magpailan ng kami ng aming mga iwing mga awitan
Tungo po sa ipong kabanal-banalang mga karangalan. Amen! Dakilang Diyos, muli po kaming natitiklop ng aming mga tuhod. Patuloy po kaming nangangayupapa sa ipong kabanal-banalang harapan. Amen! Patuloy din po kaming napahahabag sa iyo. Na dakilang Diyos, kung sa kabila ng lahat ng aming mga itinabubuhay pa sa sanlibutan, meron ka rin pong nakikita pa sa aming mga kabintasang nagagawa naming mga kasalanan. Amen! Dakilang Diyos, sa mga pagkakataon pong ito'y muli kaming humihibig. Patawarin mo po kaming lahat sa aming mga nangagawang mga kasalanan. Amen! Amang Diyos, hindi matapos-tapos ang aming tao sa pusong mga pagpapasalamat. Salamat sa iyo, Ama. Sapagkat tunay, batid po namin, lubos naming sinasampalatayanan. Patuloy mo po kaming ginagabayan ng ipong banal na Espiritu. Niingatan mo po kami sa bawat sandali ng aming mga buhay. At tunay, kung dumarating man sa amin ang maraming mga kahapisan, maraming mga kabagabagan at mga suliranin sa aming mga pangaraw-araw na buhay, batid naman namin dakilang Diyos na kapag nagtitikip kami ng aming mga tuhod, kapag kami ay lubusang dumadalangin at humihingi ng awa at tulong sa iyo, lubos ang aming mga pananampalatayang patuloy mong dinirinig ang lahat ng aming mga daing. Siya nga po. Inihipo mo ang aming mga lupang katawan. Amen! Pinagagaling mo ang aming mga karamdaman. Patuloy mo kaming pinagkakalooban ng mga kalakasan. Ano pa tunay dakilang Diyos? Ano pa ang maaari naming maibayad sa lahat ng iyong mga kabutihan sa amin? Maliban na nga po sa mga ganitong mga pagkakatawa namang Diyos, ang patuloy mo kaming makitang sama-samang naglilingkod at nagpupuri sa iyo, sama-samang lumulwalhati, sama-samang nagpapailan lang ng aming tao sa pusong mga pagpapasalamat. Amen! Patuloy ka po naming sinasamba sa Espiritu mo nga po at sa iyong mga katotohanan. Amen! Dakilang Diyos, muli kaming maghihiwa-hiwalay na mga magkakapatid. Siya nga po. Patuloy po kaming susuong sa daan ng aming mga kanya-kanyang buhay. Patuloy kaming maghahanap ng aming marangal na mga pagkakakitaan. Gayon din ang aming mga minamahal sa buhay na nasa iba't ibang dako ng sandaigdigan. Siya nga po. Dakilang Diyos, sa iyo pa rin mapagpalang kamay. Hindi namin maaaring naialis ang aming lubusang mga pagkakatiwala. Ama, patuloy mo po sana kaming pagkakalooban ng iyong banal na Espiritu. Patuloy mong puspusin ang bawat isa sa amin. Ikaw ang patuloy na gumabay. Ikaw ang patuloy na magturo. At sa magulong nilalakaran at sa napakaraming kahirapan ng buong sanlibutan, Amang Diyos, patuloy mo pong kabaga ng lahat ng iyong mga lingkod. Amen! Maging ang maraming mga kaibigan naming nagnanais, makisat, naging kabahagi ng iyong mga pagpapala at ng iyong mga salita upang sila man din dakilang Diyos lubusang maliwanagan, mabuksan ang kanilang mga puso't kaisipan, makakamit din sila ng mga susi patungo po doon sa iyong ipinangangakong buhay na walang hanggan. Amen! Amang Diyos, patuloy mo rin pagpapalay ng bawat isa sa amin. Nga po, kung saan mayroong kanungkutan at mga kabagabagat, dalawin mo ang kanilang buong sambahayan. Pakinggan mo ang lahat ng aming dini, ang aming mga pananaing at ang lahat ng aming mga dalangin. Ipagkaloob mo ang aming mga minimiti. Hindi ang mga kayamanan sa sanlibutan ito, kung hindi ang lubusang kapayapaan, ang lubusan at ang kataasan ng dakilang pananampalataya na minsan ipinagkaloob mo sa lahat ng iyong mga hinirang. Amen! Ama, maghihiwa-hiwalay na po kaming mga magkakapatid. Siya nga po. Muli kaming maglalakbay patungtong sa aming mga paghahanap buhayan. Muli kaming uuwi sa aming mga tahanan. Muli kaming maghahanap ng aming marangal na mga pagkakakitaan. Gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Amang Diyos, sa iyong mapagpalang kamay,
aming itinatagubilin ang lahat ng mga ito. Patuloy mo kaming pagpapalain, patuloy mo po kaming bibindisyonan. Amen. Dakilang Diyos, lubos po ang aming mga pananampalataya. Amen. Ng aming pong mga dalangin ito, pati na rin ang mga lumimisbi, pati na rin ang mga dalangin ng aming mga kaibigan, ng aming mga mahal sa buhay, ng iyong abang mga lingkod, na hindi na nasabitla ng iyong abang lingkod. Ang lahat po ng mga ito ay tunay at lubusan naming sinasampalatayan. Sumasampalatayan. Na lubusan mong natataros at ito ay tunay na aming tatanggapin. Kalaki po ang iyong pagpapalang basbas at bindisyon. Ang pakikipisa ng iyong banal na espiritu, ang iyong walang hanggang kapayapaan sa loob at labas ng amin-aming pong mga tahanan. At ang patuloy mo pong mga pagpapalat ng mga pagbibiyaya sa bawat isa sa amin. Amen. Ang lahat po ng ito'y magalang kong idinadalangin sa pamagitan po ng marangal, malinis at dakila mo pong pangalan, Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Diyos na makangyari sa lahat, nabibigay buhay at lakas sa banal na kawali siya tumawag. Ama namin lupang banal, makapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw po ang aming tanging Diyos sa mga kaduway, sabah sa amin. Amen. Panginoon, muli sa umaga ito ay nanikluhod kami sa iyong panharapan at kami po ay nakinig niyo po mga ginito ang mga aral. Kaya po, Panginoon, muli kami nagpapasal, Panginoon, sa mga aral na ito at gaya po, Panginoon, sa lahat yung makabutihan sa bawat sa amin. Amen. Tagapin niyo po, Panginoon, sa iyong harapan ang mga mumuti sa lapit amin na pagkayanan. Siya. Sana po ito ay magamit po ng ilipong banlang pangasawaan. At lalong-lalo po, Panginoon, ng mga tao na nangangailangan at higit po, Panginoon, sana po ang mga salamitin maging kasangkapan sa pagkasit po po niyong Ebanghelyo sa ibabaw ng salibutan. Amen! Panginoon po namin Diyos, amin lamang po sinasama, Panginoon, sa iyo. So sana'y huwag na huwag na kami pagkasawaan at sa mga susunod linggo na ay mga buhay, muli niyo po kami pa itong makita naging lingkod at umaago po ng mga kasiglahan. Amen! Panginoon po namin Diyos, amin rin po sinasama, Panginoon, sa iyo. Na ang mga lalaking tinaguyod po, Panginoon, sa iyong harapan upang makahatid sa amin kung mga banal na aral. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po sila, Panginoon, na makatalino na gumula po sa iyong banal na kaitaan. Amen! Panginoon po namin, Diyos, marami kami mga kailangan naman, dadal po at kami maasa na ang mga ito idadadal niyo po sa amin. Kaya po lahat ng mga bagay, magalang po namin hindi. Nakina po ang Diyos, yung aral na kalang nagpagligtas. Amen! Amen!
Ngayon, sa pagkasangkapa ng Diyos sa kanyang hamak at walang kakabukabuluhang alipin, tanggapin nating mga magkakapatid sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu, itunawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, hanggang sa lahat ng ating mga kabya, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa gagawin nating paglalakbay pauwi sa ating mga dampang tahanan, sa paglalakbay sa araw-araw sa paghanap ng ikabubuhay, sa patuloy na paggaling ng ating mga mahal sa buhay na may mabibigat na karamdaman, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoong Yesu Kristo. Ako kay Jesus ang hawak sa aking kalinaan, si Jesus ang patas sa aking bulan. Wala nang ilang ayan na dapat tayong pagdalian. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y ahawak kay Jesus sa tukso'y lalaban. Ako'y ahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y ahawak kay Jesus, iwalay ang kamay ni Jesus aalay.